guys. Ngayon ay guys, so ito na po, nag-try akong gagawa ng banana cube. Tingnan natin kung ano ang magiging outcome nito. Dahil first time kong gumawa nitong banana cube na ito. Sabi nila, iano sa mantika, tapos lalagyan ng asukal ang mantika. Para magiging pula. So, yun lang po. Hinaalam natin yung apoy. Para hindi siya masunog. Maglalagay po tayo ng asukal dito sa mantika po, no? Sandali lang. Kagaya sa Pilipinas na may ano, yung parang hindi nadudurog dito, kaagad nadudurog. So ayan lang po, sobrahan na yata ng hina ng apoy. Ayan lang. So ganito po, first time po ako nagluto ng banana cube. Tingnan natin kung anong outcome nito. Ayan, dumikit na yung asukal sa saging. Sana maganda ang outcome nito po, no? Ang kamotik yun, na miss ko na rin, matagal na ako hindi nakakain ng kamotik yun. Siguro yung mayroon kasing Japanese dito na may Japanese na kamote, baka pwede yun. Kasi parang purple, hindi naman siya purple, white. Purple ang sa labas ng skin niya, pero white ang sa loob. Masubukan ko rin yun. Dahil ano, kailang napakamahal, grabing mahal ng Japanese kamote. Parang nasa, ang per pound ay $4.99. May mura-mura na kamote, kaya lang yun nga, madali siyang madurog. Pag niluto mo, nadudurog siya. Yung kulay orange ang ano niya, ang kulay orange ang kulay ng balat. And then sa loob orange din. Kaya madali siyang maano, malata. Ayan po, dumidikit na po yung asukal sa banana. Ayan kasi yung nakikita ko din sa, alam nyo po yung sa sidewalk ng UE University, marami dyan tinda-tinda na mga street food ba, na maruya, mayroon nito nga, banana cube, may mga mani, may mga corn, ano ba yung tawag nun, yung corn, naku, nakalimutan ko na. Pagkatapos yun na nakikita ko sila kung paano magluto ng banana cube na nakalubog sa mantika yung saging, and din nilalagyan nila ng asukal. Kaya titingnan natin kung anong magiging outcome nito. No? Mayroon pa akong natira mga saging dito at siguro ubusin ko na lang po ang ano siguro. Ayan po. Oh. Ubusin ko na lang siguro po. Alam natin ang apoy. Masarap. Mukhang masarap po.
Ewan ko kung magkano itong, nakalimutan kong presyo nito. Isang siping. Siping ba ang tawag sa Tagalog niya? Isang, ano bang tawag nito rin sa amin sa Bisaya? Siping yata. Yan po, dumidikit na po ang asukal. That's nice. Very nice. Banana Q. Oh, sige, saglit lang po at babalatan ko yung the rest na mga saging, no? Kasi mukhang maluluto na yata, luto na yata to. In few minutes siguro haonin ko na o tatanggalin ko na dun sa oil. Okay, saglit lang po. Babalik po ulit. Hello po. Nandito na po ako nagbabalik. So, yan na po, oh. Nagiging kulang. Pwede na rin siguro po itong tanggalin. Luto na. Ayan po, oh. Ay! Kailangan tuhugin. Banana Q. On the stick. Ito na po yung second batch. So, ayan na po yung aking banana Q. Natuho ko na po siya. Oh my gosh, I cannot believe nakagawa ako ng ganito. Parang nasa Pilipinas na rin po ako. Ayan po, oh. Yoo-hoo! My very first time making a banana Q. Wow. So, kailangan pala po magbibili ako ng maraming saging. At ito ang gagawin kong pang-dessert. Lalo na ngayon, pa-summer na, ang mga tao ay mahilig na mag-barbecue. So, ayan na po ang outcome ng ating paggagawa ng banana Q. So, may mga plantain. Hindi ko alam kung mag-work sa plantain ito. May plantain din po ako na mga saging. Kasi gagawin ko sana ng maruya. Pero kakaibang plantain po ito kasi ang lalaki, hindi saba. Ayan po. Oh. So, I don't know. I'm gonna try. Kung pwede. Kung pareho ba sila ng lasa. Kasi yung plantain, ginagawa namin yung plantain dito, yung turon. Galing ng Jamaica, Mexico yata. Mexico, Jamaica na banana. Tapos sa mga Caribbean na part, mga sa island ba? Ayan, mga maraming mga tropical din na prutas dyan at saka ano, saging. Marami ang saging. So, ayan lang po, no? Maraming salamat, Lord. At nakabuo rin ako ng recipe na ganito. Hindi ko akalain na makagawa ako ng banana Q po. First time. Hindi ako marunong gumawa dito, no, doon sa atin, sa Pilipinas. Pero dito lahat matututo ka kasi walang magluluto sa'yo eh. So, ayan po. Diba ang sarap patingnan na nakagawa ka ng ganyan for the very first time. Nakagawa po ako ng banana Q for the very first time. Ayan po, masarap na talaga yan siguro. Ah, nako. I cannot wait na matikman. Oh, masarap. Ayan, nag-stick na po yung kanyang glaze doon sa plato.
So ayan po yung ating banana cube. Okay po. Saglit lang po. Pagkatapos maraming ginagawa nung weekend, may nag-barbecue kami, pero hindi namin naisip itong ano, yung langka nga na bulok. Isang buong langka, hindi na luto. Dapat lulutuin yun ng parang humba. Humba sa amin tawag ng humba, yung nilalagyan ng gata. Pagkatapos oregano. Pagkatapos yun, at saka yung coloring, yung aswete. Yun ang luto sa amin, yung humba na nangka, na langka. Ayun. Pero, ewan ko, baka nahinog na siguro yun kasi parang may bulok, na bulok siya. Sayang lang yung aming pagbayad noon dahil na bulok siya. Hindi, tinapon na ng asawa ko. Yun nga, sabi ko, napakamahal pa ma din, isang buong langka. Siguro umabot din yun, siguro man ng mga $10 yun. Kasi yun nga, halos lahat po dito ay marami ng mga ano, mga, halos lahat dito ay nandito na ang ano, mga pagkain natin. At saka kung hindi galing sa atin, may nanggagaling sa mga islands. Pagkatapos sa Mexico, mas malapit kaysa atin. So ngayon, ito ay mga prutas, kagaya nitong saging, galing siguro to sa Mexico. Hindi ko nakita yung marka ng kanyang balat. So, nakita namin ito. Uy, sabi namin parang saba. So, itry natin. So, yun nga, nag-try kami nung hilaw ni inano namin, sinausaw namin sa baguong na may isda. Pagkatapos po, pangalawang bili na namin ito. So, ngayon, hindi na luto kaagad. Pagkatapos yun nga, naging hinog. Kaya sabi ko, itry kong gumawa ng banana cue kung marunong ba akong gumawa. So, ito naman pala po. Madali lang palang gumawa nito. Ayan o. Lutong-luto na siguro ito. Ay, nako, ang sarap-sarap ng pakiramdam, no? Pag gumawans na mayroon kang ibang reseping na diskubrehan. So, ganito na lang po. Maraming salamat po, lo, mga kaludi, mga kalalad, mga kabay, mga kaibigan, sa pag-watch nitong aking video na kung paano gumawa ng banana cue. Ayan na po ang ebidensya. First time ko pong gumawa nito. So, ganito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Abuan.